Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Millet. Yung time nila dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Aerial TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, Yari Kacheco, 10 bansa magsasama-sama labanan ang paghahasik ng China. At yung play na natin, wala naman na ito. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Mataas na opisyal ng Estados Unidos hinimok ang ASEAN countries na labanan ang China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nanawagan ang isang high-ranking member ng U.S. Senate Foreign Relations Committee sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaisa laban sa umano'y patuloy na panggigipit at pangingialam ng China. Ayon kay U.S. Senator Jim Risch, dapat ay magkaisa ang mga ASEAN members na labanan ang aniyay pakikialam ng China sa kanilang domestic affairs, kasama na rin dito aniya ang coercive economic practices ng China, walang basehang territorial claims, at ang umano'y pagnanais ng China na maghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng ASEAN laban sa kanilang pagkakaisa. Ayon sa senador, ang pagkakaisa at pagnanais ng mga ASEAN claimants, lalo na ang Pilipinas, na itulak ang China mula sa mga panggigipit ng China sa West Philippine Sea ay napakahalaga sa kabuuang estado ng naturang karagatan. Tinukoy din ng senador ang mahigpit na security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at US upang makompranta ang China sa ginagawa nito sa West Philippine Sea, kaya dapat magkaisa ang Association of Southeast Asian Nations laban sa pagtaas ng panghihimasok at pamimilit ng mga Chino. Ito ay matitinding hamon na kinakaharap din ng US, sinabi ni Senator Jim Risch sa isang interview. Ang sentralidad ng... Dito nga mga kabalita natin, no? Na kung saan ito nga pagbibigay syempre ng pansin ng buong ASEAN laban dito nga sa mga Chekwang to, eh talagang ito yung magpapahirap sa China pag tuluyang nagsama-sama ito upang labanan nga yung ginagawa dyan na hakbang na hindi maganda sa West Philippine Sea o dyan nga sa pinagtatalunang teritoryo mga kabalita natin. Na kung saan ito ang tila nga ba sasampiga o sasampal sa mga Chekwang to ng katotohanan. At ito nga yung kinakatakot ng China na talagang magsama-sama upang labanan yung kanilang bansa at talagang mahihirapan. At talagang yung pagtugon na to, tila nga ba ikinababahala ito ng mga Chekwang to pag ito'y mangyari nga na tuluyan nga labanan itong mga Chekwang to, itong China. Dahil tuluyang maaalog o talagang yung kanilang bansa ay maaapektuhan ng lubos, no? At pagtuluyang pigilin o talagang labanan nga ng ASEAN, ng mga ASEAN country nga itong ginagawa ng China. At yan talaga ang iniiwasan na talagang ayaw mangyari ng mga Chekwang to dahil ang gusto ng mga Chekwang to ay maglaban-laban o tila nga ba ay magtalo-talo itong mga bansang talagang kasapi sa ASEAN. At tuluyan nga magwatak-watak at magkahiwa-hiwalay dahil ang gagawin ng mga Chekwang to tila nga ba'y paghatak sa mga ASEAN na talagang titiwalag o aayaw nga sa gusto nga mangyari ng buong ASEAN nga na hinihintay naman ng mga Chekwang to dahil alam nila na ito yung pagkakataon na may kampihan itong mga Chekwang to upang nga magkaroon ng kakampi dyan sa West Philippines nga. Na ito talaga yung plano at talagang inaabangan ng mga Chekwang to na mag-away-away at maglaban-laban itong mga nasa ASEAN nga mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. ASEAN ay isang pangunahing haligi ng strategies ng US sa Indo-Pacific. Sa kabilang banda, sinasamantala ng China ang pangako ng ASEAN sa konsensus upang pahinain ang sentralidad nito. Sa isyu ng South China Sea, sinabi niya na ang kahandaan ng mga ASEAN claimant states na itulak pabalik ang China at ang diplomatiko ay napakahalaga. Dapat ding pagtuunan ng pansin ng mga bansang ASEAN, ang pagpapataas ng kamalayan sa maritime domain, joint patrol at pag-unlad ng ekonomiya sa mga exclusive economic zone, dagdag ng senador. Binanggit niya ang mahigpit na pagtutulungan sa seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa pagharap sa China. Inanunsyo ng nangungunang tagapagsalita ng pamahalaan ng Japan na ang kanilang bansa ay nasa huling yugto na ng negosasyon sa Pilipinas tungkol sa kung anong kagamitan ang iaalok sa Pilipinas at kung anong mga tulong ang ibibigay.
Gayun din kung kailan pipirma ng isang kasunduan sa ilalim ng Official Security Assistance Program ng Tokyo, ang programa ay naglalayong tumulong sa pagpapalakas ng mga kakayahan at kapasidad ng Pilipinas. Ang nasabing mga pahayag ay binigyang diin ni Chief Cabinet Secretary Hirokazu Metsuno bago ang pagbisita ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas, tatalakayin ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa pagbisita nito sa Pilipinas ngayong Biyernes, sa pahayag na inilabas ng Malacañang. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na tatalakayin ni na Marcos at Kishida ang political, security, at economic cooperation ng dalawang bansa. Kabilang sa mga partikular na isyo na tatalakayin ay ang West Philippine Sea, kalakalan at pamumuhunan, at Japan's official development assistance. Magpapalitan din sila ng opinion sa mga pangunahing isyo sa rehiyon, internasyonal, at United Nations na nakakaapekto sa rehiyon at sa mundo. Sabi ng DFA, bagamat hindi na tinukoy ng DFA o ng Malacañang, ang pagpupulong sa pagitan ng mga leader ay naganap sa gitna ng tensyon sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ang Japan, isang pangunahing kaalyado, ay dati nang nagpahayag ng interes na makipagpulong sa Pilipinas upang talakayin ang mga alitan sa dagat sa pinag-aagawan na karagatan. Ang pagpupulong ay kasunod din ng banggaan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal, na itinuring ng gobyerno ng Pilipinas na paglala ng ilegal na aktibidad ng China. Yan nga mga kabalita natin, no? Na dito nga ay tila nga ba nagpapahayag lamang itong Japan na hindi nila pwedeng pabayaan ng Pilipinas sa kinakaharap nito dyan sa West Philippine Sea. Kaya yung mga alok na tulong o syempre yung inaalok na talagang ipagsuporta na sa ipinaglalaban natin dyan sa West Philippine Sea, dito nga ay tinatalakay at patuloy tutugunan ng Japan syempre yung nais na talagang mabigyang pansin ng dalawang bansa. At dito nga yung tulungan at yung pinalakas pa syempre na talagang pagtugon sa bawat isa mangyayari at magaganap nga dyan. At ito nga ang isa sa mga kinakabahala din ng China, dahil nga ang Japan talagang isa sa mga tila nga ba nagiging katunggali nito dyan nga sa karagatan nga, at may hindi rin na pagkakaunawaan patungkol nga sa teritoryo. At ito naman ngayon ang pagtugon ng Japan, no, sa ating bansa upang bigyan din ng mas maganda pa nga talagang lakas at pwersa dyan sa West Philippine Sea, at yung mga kagamitan na maaari natin gamitin nga o talagang ipantapat dito nga sa mga checkpoint to na dito nga dala-dala ngayon ng Japan upang itugon para sa ating bansa nga. At yun, tuloy pa natin. Pupunta at sasakay ng Philippine Coast Guard vessel na gawa ng Japan si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Sabado. Hindi binanggit ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Belilo ang mga detalye ng barko. Bibisita rin ang punong ministro ng Japan sa National Headquarters sa Sabado. Sasakay siya sa mga Japan-made PCG vessel, sabi ni Belilo. Sinabi ni Belilo na ang PCG ay kasalukuyang mayroong 13 Japanese-made ships, kabilang ang 10 multi-role response vessels MRRV, 2 offshore patrol vessels, at 1 buoy tender vessel. Kapansin-pansin, ang 77-meter na multi-role response vessels na BRP Teresa Magbanua ang pinakamalaking PCG vessel hanggang ngayon na ginawa rin ng isang Japanese firm. Magsasagawa rin ng courtesy visit si Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavon sa parehong araw. Inaasahang tatalakayin nila ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa rehiyon ng Maritime, muling pagtitibayin ang pakikipagtulungan ng PCG at JCG sa pagpapaunlad ng kakayahan at pagpapalitan ng mga tauhan, sabi ni Belilo. Iminungkahi ng mga senador na maglaan ng 1 billion pesos bilang seed money para tustusan ang pagpapaunlad ng sariling industriya ng depensa ng bansa. Sa gitna ng mas agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea, ang mga senador, sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zabiri, ay magkatuwang na naghain ng Senate Bill No. 2455 o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act upang hikayatin ang mga negosyo na mamuhunan sa lokal na pagmamanupaktura ng mga kagamitan sa depensa. Ito ay kinakailangan upang muling buhayin ang Self-Reliance Defense Posture Program ng bansa at upang ganap na gamitin ang potensyal ng industriya ng depensa sa oras na ang mga banta sa seguridad ay nalalapit at patuloy na nagbabago. Tungo sa layuning ito, dapat isagawa ng Estado na
napapaunla rin ang industriya ng depensa at ang kakayahan nito na lokal na makagawa ng mga advanced na armas at kagamitan para sa sandatahang lakas nito sa pamamagitan ng paglipat ng teknolohiya, pakikipagtulungan at pagbibigay insentibo sa pribadong sektor. Sa ilalim ng panukala, lilikha ng bagong unit sa loob ng Department of National Defense upang pangasiwaan ang pagpapatupad ng programa at lahat ng kaugnay na proyektong nagtataguyod ng domestic production ng mga supply ng militar. Napakahalaga nito mga kabalita natin, no, na magkaroon tayo ng sarili natin siyempre na gagawa o talagang maglilikha ng mga pang-militar natin o talagang mga kagamitan natin mga kabalita natin. Na ito'y sariling sikap nga ng bansa upang itugon siyempre sa mga kakulangan natin, lalong-lalo na sa mga kagamitan, na magandang bentahe o magandang hakbang ng Pilipinas upang mas mapalakas pa at talagang mas matugunan pa yung kakulangan natin dito nga sa pandepensa, lalong-lalo na sa mga kagamitang pang-militar nga. At yun, tuloy pa natin. Sabi nito na ang iminungkahing Office of the Undersecretary for Defense Technology Research and Industry Development ay magiging responsable sa pagsasagawa ng mga pag-aaral sa pananaliksik at pagpapaunlad at sa paggawa ng mga patakaran. Ang bagong tanggapan ng DND ay magkakaroon din ng tungkulin sa pangunguna sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya ng Estado sa mga pribadong entidad sa pagtiyak ng tagumpay ng programa ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization ng bansa. Ayon sa panukala, sa saklawin ng programa ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization ang lahat ng kagamitang militar na mahahalaga at idinisenyo upang epektibong labanan at matugunan ang mga chemical, biological, radiological, nuclear at cyber attacks upang maakit ang mga dayuhang kumpanya ng depensa na magtayo ng mga pabrika sa Pilipinas. Ang panukalang batas ay nagbigay ng ilang mga insentibo tulad ng exemption sa pagbabayad ng mga tax sa pag-import. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. At yan nga mga kabalita natin, no? Yung ilang patungkol ng mga pahayagat balita dyan na kung saan ito nga yung patungkol nga siyempre sa pagpupulong dito nga, tungkol nga sa pagbisita at pagpupulong nga dito ng Japan sa ating bansa, na kung saan ay talaga nga dito ay nais siyempre pagtibayin at palakasin pa yung pwersa natin at lalong lalo na siyempre yung pangmilitar natin ay matugunan at mabigyang pansin ito, lalong lalo na sa suporta nito nga Japan sa ating bansa. At dito nga ay tila nga ba ito ang nais talakayin at talagang nga ito ang nais bigyang pansin, no, bukod sa iba pa nga nais na ibigay ng Japan sa ating bansa ay talagang mas tutugunan siyempre yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea upang talagang maging epektibo yung ating talagang pagbibigay seguridad, no, para sa ating nasasakupan, no, sa kiniklaim nating teritoryo laban dito sa mga Chekwang to o dito nga sa China, na ito nga yung nagiging tugon ngayon ng Japan, no, na talagang naisuportahan tayo sa mga hakbang o kung ano mga balakin natin yan sa West Philippine Sea nga. E tila nga ba ito yung mga napapag-usapan o ito yung isa sa mga naistugunan siyempre ng Japan, no? Katuwa nga siyempre yung Pilipinas na talagang bigyang pansin at palakasin pa yung ating militar dyan sa West Philippine Sea at siyempre yung ating mga kagamitan. Lubusang mabigyang pansin at talagang mabigyan pa ng karagdagan ito mga kabalita natin na mas magandang gawin ng ating Pilipinas upang tugunan yung tila nga ba problema natin dyan sa West Philippine Sea nga o yung lumalalang tensyon at pagiging agresibo nga nitong mga Chekwang to o nitong China nga dyan sa West Philippine Sea. Ito dito nga yung talagang pagbibigay suporta ng Japan talagang dito naihahayag nga dyan. At dito pa nga mga kabalita natin yung pagbibigay pansin syempre sa ating paggawa ng mga kagamitan at yung tila nga ba pagbibigay talagang laan, no, para sa ating mga armas at syempre yung pwede nating magamit lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Dito na itampok nga na talagang pwedeng gawin dito sa ating bansa o talagang mabigyan pansin ito at talagang mabigyan kaukulang akbang, no, dito nga upang tuluyang magkaroon tayo ng kapasidad sa paggawa ng sarili nating armas at syempre sa sarili nating pwedeng magamit, no, sa pang-militar nga mga kabalita natin. At lubos pa nga ito nga ma-develop, no, sa pamamagitan nga siyempre ng pagpopondo rito at ito yung magandang hakbang na rin upang mas mapalawak pa at mas mapalawig pa natin yung ating mga kagamitan na talagang tuluyan natin ito nga mabigyang pansin at mabigyan nga na magandang resulta
itong ating mga gagawin, no, mga plano na talagang pagbibigay pondo, no, para sa paggawa ng mga armas o mga sarili nating kagamitan upang talagang maraming mahikayat na mamuhunan ukol nga rito, mga kabalita natin. At dito nga talagang yung kapasidad at yung gawa ng sarili nating bansa ang ating aanihin at tuluyan nating mailalagay syempre sa mga pinagtatalunang teritoryo o yung mga pwede nating paglagakan nito, mga kabalita natin. At yan yung tila nga ba magandang plano at talagang nais bigyan nga ng pondo o paglaanan nga ng ating bansa nga. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo na bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Aerial TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.